Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layog. So for today's video guys, is all about Sanya. So sa totoo lang guys, ito yung vlog na ayaw kong gawin guys. Ayan, dahil hindi ko matanggap. Dahil si Sanya guys ay may autism guys. Ayan. So dahil may autism si Sanya guys, napansin namin yan guys simula nung 1 year old na siya. Wala pa po siyang wala pa siyang kayang gawin, hindi pa siya nagsasalita. Ayan, kahit mama, papa, hindi niya pa po mababanggit. At kahit magturo ng gusto niya, hindi niya pa nababanggit. As in, wala pa talaga, as in, blanco. Ayan, so ganun guys, ganun yung behavior ni Sanya. So, inantay namin magdalawang taon si Sanya. Doon na kami nag-decide ng kasi nag-denial pa kami guys . Denial pa kami nung time na yon, nung 1 year old, baka late lang, ganun. Nung pagdating na niya ng 2 years old guys, doon na kami nag-decide na ipa-check up siya sa DepEd. Ayan. So, pina-check up namin siya guys. Ang result ay si Sanya daw ay late ng 1 year and 9 months. So, dahil nga ganun, ni-refer niya kami guys ng DepEd sa therapist, na magte-therapy ng mga ganun guys ng katulad ni Sanya. Ayan, in-enroll namin guys si Sanya, pina-therapy namin, siguro mga isang buwan lang namin pina-therapy. Ayan, once a week lang siya guys, kasi nga may trabaho pa kami nun. Ayan, once a week lang namin guys, napapa-therapy si Sanya. So, dahil nga hindi kinaya ng budget namin guys, hindi namin napatuloy ng therapy si Sanya kasi ang inisip namin, baka kaya lang namin sa bahay. Ayan, kausapin, baka sakaling matuto lang ng pagsalita. Kaso lang mali pala yun, guys. Ayun. So, umabot na ng 3 years old, 4 years old si Sanya. Ayan, napaterapy namin, guys. Ngayon lang na magpa-5 na siya. So, ayun. Laking pagsisisi namin, guys, dahil pinatigil namin si Sanya sa kanyang therapy. So, ngayon, guys, ginagawa namin ang paraan, guys. Ginagawa na namin yung makakaya namin para mapaterapy namin si Sanya ng tuloy-tuloy. So, ayan guys, nagtiterapy na siya ngayon. May OT. Yung OT niya yung una ngayon guys. Kasi yung behavior talaga ni Sanya super hyper guys. Tsaka hindi pa siya nagsasalita. Pero feeling ko guys, nakikita ko naman kay Sanya guys na nakakaintindi na si Sanya guys. Kasi once na pinagsasabihan ko siya, tumitingin naman siya sa akin. Ayan, parang nakakaintindi naman guys. Tapos pag pinapagalitan ko siya, umiiyak na siya. Parang nakakaramdam na siya ng, parang nagtatampo na siya. Marunong na siya magtampo. Ganun kasi yung napansin ko sa kanya guys nung 1 to 3 years old siya. Hindi siya marunong, pag pinapagalitan, baliwala lang sa kanya. Tinatawanan niya lang. Pero ngayon, umiiyak na siya guys. Hanggat hindi ko siya sinusuyo, ayan, hindi siya titigil. Kaya pag once na sorry na ako, doon siya titigil guys. Kaya ginagawa talaga namin ng paraan para mapaterapy talaga siya. So ayun, under therapy si Sanya ng OT. Kasi hindi pa daw siya pwede mag-speech guys. Kailangan unahin daw guys yung, unahin daw muna yung OT. Ayan, occupational therapy guys, yung OT. So dahil sa school niya, sa school na therapy niya, merong nag-offer sa amin ng play school. Ayun, play school guys. Pinasali ko rin siya. Pinasali rin namin siya guys sa play school. Kahit sobrang madugo ang bayaran guys. Grabe ang bayaran. Pero go pa rin guys. Kakayanin guys. Para sa kaisan niya. Ayan, kasi oras yung hinahabol namin guys. Sobrang late na kasi ni Sanya. 5 taon na siya guys, mag-6 na. Kung tutusin, nag-aaral na dapat si Sanya guys.
So, naghahabol kami ngayon ng oras. So, ayan guys, sinitherapy si Sanya dyan guys. Pasimple lang akong video. Pero nagpaalam naman ako sa therapist ni Sanya guys. Ayan, so alam ko, nakikita ko na nahihirapan yung therapist ni Sanya sa kanya guys. Kasi super hyper talaga ni Sanya guys. Mabilis talaga siyang madistract sa mga bagay-bagay na nakikita niya sa paligid. Kaya once na may ipapagawa ka sa kanya guys, ang bilis niya mag-tantrums. Ang bilis niya mag-tantrums guys. Basta pagpinigilan niyo siya ng pagpinigilan siya ng therapist niya sa gusto niyang gawin, umiiyak siya tapos naglulupasay sa sahig. Ayan, kaya binigyan ng therapist niya 'yan guys ng tube-tube na 'yan na hinihila-hila na 'yan, yung hawak niyang pula. Ayan, tinan niyo naman guys, ganyan siya pag pinapatayo. Bigla siyang magpapabigat. Naano na nga ako dyan sa bag niya na nakasabit sa leeg niya. Ayan, gusto nang tanggalin ng therapist niya pero ayaw niyang patanggal guys. Kinukuha niya, binabalik pa rin niya sa leeg niya yung bag niya. So ayan, may gagawin silang activity guys. Aakyat-akyat si Sanya dyan sa upuan. Habang nabibidyo ako dyan guys, kitang-kita ko yung hirap ng nagte-therapy sa mga batang katulad ni Sanya na may autism. Sobrang hirap pala talaga ng ganyan trabaho. Kaya thankful pa rin ako sa mga therapist na katulad nila guys na nagtiterapy ng may autism na mga bata guys. Dahil sa kanila guys, magkakaroon ng pag-asa yung mga bata na may autism. Grabe yung hirap nila guys sa pagtiterapy. Makikita mo talaga kung gaano kahirap ang trabaho nila. Si Teacher Miko pala yan guys. So tingnan nyo naman yung itsura ni Teacher Miko. Parang haggard na kakaterapy ng mga batang may autism. Grabe guys, hanggang ngayon talaga tuwing pinapanood ko tong video na to, hindi ko lubos may isip na magkakaroon ako ng anak na may autism guys. Kawaw, naawang-awa talaga ako kay Sanya guys. Gabi-gabi talaga ako nananalangin guys na sana bigyan ng himala si Sanya na maging normal na bata guys. Nakakainis na iiyak ako ngayon guys habang nagbo-voice over. Grabe, lagi ako naghihiling sa Panginoon na sana bigyan niya si Sanya ng himala guys na maging normal, matuto magsalita. Sobra talaga ang kahilingan ko talaga guys, matuto lang talaga magsalita si Sanya. Super saya ko na guys. So ayan na nga guys, kinuha na nga ni Teacher Miko yung tube-tube na hawak niya guys. Ayan, nagtatantrums na naman siya dyan guys. Ang maganda lang kay Sanya guys, kahit nagtatantrum siya guys, once na may pinagawa ka sa kanya, susundin pa rin niya guys kahit umiiyak siya. Yun yung kagandahan kay Sanya guys, kasi madali lang siya makamove on. Once na iiyak siya guys, ang gagawin ko lang yan kay Sanya guys, kikiliti-kilitiin ko lang siya, papatawa-tawanin ko lang. Pagkatapos nun guys, ay makakamove on na siya, hindi na siya, titigil na siya sa pag-iiyak. Ang isa pang problema ko dyan kay Sanya guys, ang hilig niya magsubo guys ng mga bagay na nahawakan niya. Lalo na pag may mga nakikita siyang bagay na na mga laruan. Yan, sinusubo niya guys. Pati yung mga lotion, sinusubo niya. Yung mga pulbo, sinusubo niya. Ganun guys. May hilig siya magsubo guys. Ang hindi ko matanggap guys na sinusubo niya minsan guys. Once na hindi namin napansin na may pupo siya guys, makikita na lang namin niya, nakaukaw na niya yung pupo niya sa puwit at nasusubo niya guys minsan. Kaya yun talaga yung pinaka grabe, nadudurog yung puso ko na bakit ganun yung si Sanya. Lagi akong nag-aano na kailan kaya magbabago si Sanya, kailan kaya siya magkakaroon ng kailan kaya siya madidiri sa pupo niya na hindi niya isubo yung mga babahong bagay. Kaya ang ginagawa ko talaga guys, binabantayan ko talaga siya guys. Pag may pupo, sinuhugasan ko na kaagad siya. Hindi ko na inaantay na tumagal pa na mapansin niya pa na may pupo siya sa puwit, makaukaw pa niya. Kasi syempre pupo na yun guys, makita mo sa bunganga ng anak mo, na nandun sa bunganga ng anak mo, Diyos ko, nakakaawa. So ayan guys, nagpasil-pasil na naman sila. Yan yung pinakaayaw ni Sanya guys. Ayan, ayaw na ayaw niya yung pasil guys. Wala siyang interest sa mga pasil. Sabi guys, simula nung sinabi ng DepEd na parang may autism si Sanya, ayan, para na akong sinakluban ng langit at lupa. Ayan, nagtanong na kaagad ako sa sarili ko na bakit ako
bakit nagkaganyan si Sanya. Sinisisi ko na kaagad yung sarili ko, guys, kasi lagi akong stress nung buntis ako kay Sanya. Lagi ako nagkakasakit, lagi ako may lagnat, ganun yung ano ko, guys. Ganun yung kalagayan ko nung buntis ako kay Sanya. At hindi ko siya naalagaan sa tiyan, guys, ng mga vitamins, ganun. Ang iniinom ko lang palagi kay Sanya dati, guys, ay ascorbic acid. Ganun lang, guys, ang iniinom ko sa kanya. Hindi ko siya masyadong nainuman ng mga supplement na mga pang vitamins na pang baby. Kaya sinisisi ko talaga yung sarili ko, guys. Grabe. Pero sabi naman nila, guys, hindi daw yun dahil sa pagbubuntis. Yung iba nga daw nasa kalye lang nagbuntis, sa kalye lang nakatira. Pero healthy naman daw yung mga baby. Kaya hindi daw yun dahil sa pagbubuntis ko, guys. Dahil daw yun sa mga genes na lumabas na lang daw sa amin, guys. Lumabas na lang daw kay Sanya. Sa mga ano daw yun, guys, sa genes ng pamilya namin, sa side ng pamilya namin, or sa side ng asawa ko. Guys, kaya nung naisip ko talaga, guys, bakit sa amin pa lumabas? Awang-awa talaga ako kay Sanya, guys. Kaya ginagawa talaga namin yung lahat, guys, ngayon. Hanggat may oras pa. Ayan, naghabol talaga kami, guys, ng oras. Dahil oras ang binibilang namin kay Sanya. Sobrang late na talaga ni Sanya, guys. Kung tutuusin, nag-aaral na si Sanya ngayon ng kinder. Pero nagtiterapist pa rin siya ngayon, guys. Sa totoo lang, mas marunong na sa kanya yung bunso namin ngayon, guys. Mas marunong na sa mga numbers, colors, ayan. Si Sanya po, wala pa po talagang alam. Kaya awang-awa talaga ako kay Sanya, guys. Kaya ang ginagawa ko talaga kay Sanya, guys, tinututukan ko rin siya dito sa bahay, guys. Tinuturuan ko siya ng ABC, colors, numbers. Ayan, guys. Tinatsagaan ko rin talaga siyang turuan. Kahit nagaganyan siya, guys, naglulupas sa isa sa sahig pag tinuturuan, pinagtsatsagaan ko rin siya, guys. Ang napansin ko lang talaga kay Sanya, guys, gustong-gusto niya pag tinuturuan siya ng ABC. Ayan, nagpo-focus talaga siya, guys. Kaya ang plano ko, guys, sasabihin ko talaga sa therapist niya na nagpo-focus talaga si Sanya pagdating sa mga ABC. Ang tingin ko kasi kay Sanya, guys, sa ulado na niya yung ABC numbers at saka colors, guys. Sa isip lang niya, hindi lang talaga niya masabi. Sa totoo lang, gusto ko na talaga kaagad siya mag-speech therapy. Kaso hindi nila pinapayagan si Sanya mag-speech therapy. OT daw po muna. Kaya ako gusto mag-speech therapy na si Sanya, guys, kasi nakikita ko naman kasi kay Sanya na nakakaintindi na siya. Yung tantrums lang talaga niya ang hindi niya mapigilan. At saka ang hirap niyang utusan, guys, ng ano, kunyari, bibigyan mo siya ng activity, hindi niya sinusunod. Susundin niya, guys, pero hindi siya nakatingin. Buti nga ngayon, guys, pag tinawag mo si Sanya, lilingon na siya. So hanggang dito na lang po muna ang aking video, guys, about kay Sanya. So magdi-daily vlog na ako, guys, about sa journey ni Sanya sa pagpapa-therapy niya. Sana ipag-pray niyo po si Sanya. Thank you.